Ang mga ambisyong plano ng regiment sa pagpasok ng Horizon 3 ngayong taon, ang huling yugto ng 15 taong modernization program ng Armed Forces of the Philippines, ang Pilipinas ay naghahangad na makakuha ng mga bagong missile system para gawing moderno ang kakayahang army nito habang ang militar ng bansa ay lumalapit sa isang territorial defense posture. Ang mga planong makakuha ng mga advanced missile system tulad ng American HIMARS ay binigyang diin ni Philippine Army Chief Romeo Browner sa 125th anniversary ceremony ng Army Artillery Regiment. Ang kinabukasan ng Army Artillery Regiment bilang nangunguna sa kontribusyon ng Philippine Army tungo sa pagsisikap ng modernisasyon ng militar ng bansa na nagsasabing sa ngayon ang 10 artillery battalion ay halos binubuo ng mga kagamitang mula pa sa panahon ng World War II. Dati, ang focus ng regiment ay suportahan ng mga operasyong kontra-insurensya sa buong Philippine Archipelago, gayon paman sa gitna ng mga tensyon sa rehiyon at kakulangan ng AFP na maayos na kontrahay ng mga modernong banta, nagsimulang lumipat ang bansa patungo sa posture ng pagtanggol sa teritoryo. Sa mga nakalipas na taon, ang isang bagong pagtuon sa pagtanggol sa teritoryo ay humantong sa isang drop ng mga modernong asset sa regiment. Kamakailan lamang ay nakatanggap ang unit ng 12 Atmos 2000, ang unang modernong self-propelled na baril ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay ginamit laban sa mga target ng hukbong dagat sa mga nakaraang pagsasanay. Ngunit ang mga ito ay hindi sapat laban sa mga modernong barkong pangdigma ng kalaban. Ang regiment ay wala ring anumang anti-aircraft system kung saan ang Philippine Army ay kailangang umasa sa mga autocannon at machine gun laban sa mga aerial threats. Sa madaling salita, ang serbisyo ay walang kakayahan sa integrated air and missile defense. Ilang taon nang walang ganito ang Pilipinas gaya ng multiple launch rocket system, air defense artillery at shore-based missile system. Ang lahat ng mga unit na ito ay kasalukuyang naghihintay kung kailan makakakuha ang Pilipinas. Sa kakulangan ng mga ari-arian para sa pagtanggol sa teritoryo ay nakatakdang magbago kung saan sinabi ni Browner sa panahon ng seremonya na ang AIM-142 High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ay kinukuha para sa maraming rocket launch system na kinakailangan ng serbisyo. Bukod sa HIMARS, kasama rin sa listahan ang Israeli Lynx at K239 Chunmoo ng Korea. Noong balikatan ay nasaksihan ng tropa ng Pilipinas ang mabilis na deployment at mobility ng HIMARS. Itinuro din ng mga Amerikano sa mga sundalong Pilipino ang paggamit nito sa panahon ng mga pagsasanay. Kaya malamang na may malaking papel sa desisyon ng Philippine Army na makuha ang rocket system na ito. Ang modernisasyon ng militar ng Pilipinas ay isa sa pangunahing pagsisikap na ginagawa upang makamit ang mga alituntunin nito, partikular na ang pagkumpleto sa 5 taong Security Sector Assistance Roadmap na tutukoy sa mga Priority Defense Platform at Force Package para sa Armed Forces of the Philippines. Ang mga alituntunin ay nagsasaad pa na ang Pilipinas ay dapat na prioridad ang pagkuha ng mga Interoperable Defense Platform. Sa pagtatapos nito, kukunin ang kagamitang ito mula sa foreign military financing, foreign military sales at excess defense articles. Kakailanganin ito dahil ang limitadong budget ng militar ng Pilipinas ay nagpapahirap sa pagkuha ng mga moderno at mahal na mga sistema ng Amerikano. Samantala, inaasahang darating naman sa bansa sa Disyembre ang BrahMos missiles mula sa bansang India. At yan muna ang bagong balita na hatid ko sa inyo ngayon. Bilang suporta sa channel na ito ay i-like lamang ang video at mag-subscribe. Maraming salamat!